Naging matagumpay muli ang third resupply mission sa mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngunit gaya ng mga naunang misyon, nakatikim pa rin ang Philippine Coast Guard ng panggigipit ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia Vessels at tila mas naging handa at determinado pa ang mga ito na itaboy ang Philippine Vessels na may dala ng mga ayuda. Naging mas maaga for the Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia, napigilan ang Coast Guard sa paglapit sa Ayungin Shoal. We believe na the main reason why they became more successful in preventing the Philippine Coast Guard to advance sa mas malapit sa Ayungin Shoal ay dun sa deployment na kanilang mga barko ngayon. No? You can notice and compare na the last resupply operation, mas malalaki yung China Coast Guard vessels that they deploy. But with the recent resupply operation, they started deploying much more smaller vessel with more capability of maneuverability and in terms of the speed, no? Makita natin how fast these vessels are in overtaking the Philippine Coast Guard vessels. Sabi pa ni Tariela, hindi sila pasisindak sa pwersa ng China at gagawin nila ang lahat para maisakatuparan ang kanilang misyon anuman ang kanilang kaharapin. Despite of how many Chinese Coast Guard vessels who would hamper the resupply operation of the Armed Forces of Philippines, ang Philippine Coast Guard ay mananatili pong magpadala ng mga barko at kung kakailanganin pa rin po ng request no, ng Armed Forces of the Philippines requiring the Philippine Coast Guard to deploy additional vessel bukod dun sa dalawang 44-meter vessel na kinumit natin every time na may resupply. Ang ating pong komandante, Admiral Artemio Abu, is willing to deploy additional third vessel at kung kailangan na mas malaki, he is also willing to do the same. Dagdag pa ng opisyal, kahit anong tanggi ng gobyerno ng China ukol sa paggamit nila ng militia vessels, hindi na ito makakaila dahil ito na ang bago sa kanilang taktika. We can all agree that the Chinese Maritime Militia is existing and it takes orders from the Chinese Coast Guard or the People's Republic of China in general, from its national government, to support its illegal actions in the West Philippine Sea. At hindi naman makakaila talaga na malaki ang naging epekto ng presensya ng U.S. Navy plane na umalalay sa puwersa ng Pilipinas. Sabi pa ni Tariela na nagpalakas ito ng loob ng kanilang mga tauhan. I have to be very honest about it. It made them more confident and their morale is also high, knowing the fact that the U.S. government is watching over the sky, you know, and documenting whatever is happening while we are doing the resupply operation. Ang isa pa nagpalakas ng kanilang loob ay ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa nakalipas na ASEAN Summit sa Indonesia at sa harap na isang mataas na opisyal ng China at iba pang opisyal ng mga bansa na masasabing nakikisimpatiya sa Pilipinas bilang si David sa pagkasa sa China na hindi makakaila ay isang gulayat. The President, during the last East Asian Summit, wherein it was also attended by the Chinese Premier and some of the leaders from Japan and ASEAN countries, he urged no, ASEAN countries not to at least call out for the illegal usage of Coast Guard and maritime militia in the South China Sea. So it's not just the Philippine government who is taking notice of the existence of the Chinese maritime militia, but I hope that there will already be an agreed ASEAN stand on the Chinese maritime militia right after the president called out for the other ASEAN countries to recognize the existence of all this maritime militia that is being illegally used in the South China Sea. Naibahagi din ni Tariela na base sa kanilang obserbasyon, may mga mangingisdang Pilipino na rin ngayon sa Ayungin Shoal at patunay lang na nararamdaman nila ang proteksyon ng gobyerno. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.